ka na, di na ako galit at umuwi na. Alright, game number 5 tayo. Last game between Aurora Gaming versus Team Liquid Philippines. Coach, sa tingin mo ba magle-level 1 in laglaga na to, guys. Philippines o baka kakalmahan muna nila. Siguro kakalmahan muna. Sino kaya ang kakapit sa dalawa? Hindi ko sure kung ganun dito sa lower bracket. Lineup ng Aurora. Kasi normally, kung maglalaro ka ng Calidrome, gusto mo yung kalaban mo na jungler yung madali guluhin. Kaso yung Alpha, malakas rin yan. Pag ginulo mo, baka ikaw pa yung patayin. Ikaw pa yung patayin. Mas lalo na nag-appear na. Nag-appear na, sure ball. Nag-appear na eh. Para sa TL. Wow! Lalaban nila, no? Yung Aurora mismo ang panglalaban nila sa Aurora. Maganda yung counter engage though ng TLPH dito. I think yung Khalid, it's just to block the potential Khalid din mula kay Edward kasi madaya yung Khalid Vexana combo ng Aurora MLBB. Pero alam mo pagdating sa ganitong point, labas na natin lahat ng analysis. Enjoy na lang natin yung ito game. Ito na yun! Let's guys, go. I-enjoy na lang natin ang laro. Suyu and Khalid. Ang sulit na combination ng Team Liquid Philippines will go up against Aurora, Matilda, Vexana, the Alpha to counter the Suyu. Ito na yon. Whoever wins will make it to the next round of the playoffs. Ganda laban ito, guys. Pasok. Ito na. Ito na magdidikta kung sino. Sure na tayo. Ito na talaga yung last game. At sa last game na to, isang team lang ang magiging parte at mananatili sa ating playoffs. Game 5 ngayon din! Yan ang pinaka-asam-asam ng ating mga on-site viewers. Pakinggan nyo ang kanilang mga sigaw! Litong-lito na yung eardrums ko, be! Ako din! Ayan na, naglalaban na sila! O, diba? O, diba? Purple buff pa lang, pero parang nagpagsariling minigames din tayo dun sa community. Yes. Ito ang sigaw at ang pagpapasa ng suporta ng mga fans para dito sa napaka-crucial na Game 5 na ito. The last game para sa play-ins. At umabot tayo sa puntong Game 5 talaga bago matapos ang araw. Oo, kasi alam natin na yung puso ng mga manlalarong na papanood natin ngayon ay hindi ready sumuko. Yes. Dahil ang tagal nila itong pinangarap, isang buong season or pre-regular season natin ay talaga nag-training, nag-google ng mga oras at ang daming nakasuporta sa dalawang teams na to. So, ayaw nilang biguin ang kanilang mga sarili. Ayaw nilang biguin lahat ng mga nakasuporta sa kanila. Yep. Kaya naman, talagang tututukan natin kung ano na ang magiging response at plano dito ng parehas na kupunan para sa napakasunod team na ito. Yung na-observe natin so far ay medyo pumapabor sa Suyu ang mga nagiging laban. Parang Suyu wins games, no? Oo, primarily because siguro, lalo pagka nasa objectives, hindi mo option na talaga magpapayaan na lang. Pero mukhang gusto ipalag talaga dito ni Demon Kai. Spear of Alpha papasok kay JP. Kaso nga alam mo kapapaka kung saan dito ng Team Liquid Philippines. Sa kanila mapupunta ang First Blood para sa labang to. Oo, gamit na gamit dito yung ano, yung... Quick Sun Guard. Yep. Quick Sun Guard. Ang tagal kasi nating hindi napanood si Khalid. Parang nakailang games tayo ngayong araw na walang Khalid. Oh, sino bang mag-akala na nag-shift tayo ng sobra pagdating sa mga priorities natin dahil nga meron isang hero na nag-available na or pwede na madrap. Pero teka lang, sabi na lang pagpasok at pagpasok dito. Pero magandang counter set with team. Pero dito mula kay Edward. Pero nandito na rin yung Raging Sandstorm at si Demon Kite. Mukhang mabibigyan mo naman muli. Pero si Carl Dizzy din, siyang magiging kapalit para sa Team Liquid. Sakay, Sanford. At dalawang makukuha doon ng Aurora MLBB. Okay, so parang ito yung nangyari kanina nung game number 4 natin na nakakuha ng turtle yung isang team pero natalo sila pagdating sa team fight. Dumadating na naman tayo doon sa point na parang as much as possible. Kung nandun ka na, gusto mo parang meron ka makuha. Yep. Kahit papaano at parang medyo mapaliit yung kalamangan. At pwede nga lang, sobrang... Hindi ko makakansa kung ano nga ba talaga ang sino bang may momentum sa dalawang teams natin. Kung pwede lang na hindi na mag-cast at manood na lang tayong dalawa. Oh, sabi nga ng Infinity Team ng bahay kanina, itapon na muna natin mga analysis. Manood na muna tayo. And speaking of manood, andito natin si JP na nilipaan ng dalawa. Si JP. And going back, ito talaga yung mga labang. Kung may
pwede lang makiupo at makisigaw doon sa mga sumisigaw. Pero syempre... Sisigaw din tayo. Makikinood din tayo eh. Sisigaw din naman pala tayo dito. Tsaka ito yung mga laban na nagsimula ka, iniisip mo, dinner mo. Ay, tama. Matatapos ka, iisipin mo kung ano midnight snack mo. Dinner pa ba? Parang 10 o 5 na. Lagpas na eh. Oh, shoutout sa mga babiyahe. Yes. May bus pa ba? Mag-ingat kasi sa lahat ng mga babiyahe dyan. At parang isa pa sa mga observe natin ah. Yung biyahe din ng Team Liquid, madalas lagi na kay Jeremy. Oh, parang siya talaga yung pinupuntahan eh, no? Kasi alam din nila yung capabilities ni Doming as a gold laner and at the same time parang may chance na kasi na maging unstoppable yung kanyang Harith pagka napigilan. So, maingat na naman ang mga maglalaro at gamit na naman ang mga brushes. Yes, sa nakita at nasaksihan lang natin kanina, if any, parang kampante lang talaga ang Team Liquid dito sa huling hero na pinick nila kasi hindi lang nito nasasagot yung mga potential na agresibong pagpasok na gagawin ni Demon kahit even yung mga gagawin ng pagsayaw ni Doming kapag kami magandang latag na may babago dito etong si Sanji. Pero speaking of, sinong mauunang maglatag dito ng setup sa Aurora at sa TLPA kasi pareho nilang ginagalawa ng turtle objective. Wala nga passage yung Aurora by the way. Lumipad na naman at magkakaroon ng muhang turtle para kay Doming. Teka lang, si JB dito mag-sun guard pero hanggang saan ito tatalend dahil meron pero dito na humula kay Edward, makakasama siya dito sa baba. At nandun ay! Na naman yung mga Infernal Pursuit mula kay Sanford, pero makakapusin siya para matumpay si Demon Kite. Pero may flickerin mula kay Sanji. At naman sa kabila, even Pedicute is going to fall. Hindi po tapos yung laban natin. Si Sanji dito ay sumiskateboard laban sa maso ni Edward. Meron mga passive. Meron passive. Oh, okay, nalito na ako. Si Yumi pala yung Aurora, pero Sanji is gonna be down. So, medyo wipe out na pwedeng tawagin. Oh. Yun ang yari yun. Medyo natagal lang ang pagkakakill against Sanji. Nalito na ako kanina, sabi ko walang passive si Yue, hindi naman talaga magkakapassive. Vexana nga pala yung gamit niyang hero. Hindi, pero grabe naman din kasi ang mga nakikita nating sagutan dito ng dalawang teams. Kumbaga parang since nasa maaga-aga pa tayong stages, willing lang sila na lumaban kasi hindi na naman kakalasan yung palag eh. Timers. Palag kong palag, gaya nga nung nakita natin nung community palag pa lang natin bago mag-start itong laban. Pero syempre kailangan ko rin isipin na nabibigyan mo ng advantage lalo para sa mga nananalo ng mga teammates, yung mga ganoong klase sobrang pagiging agresibo. Oh, at saka yung kung sino yung team na merong heroes na mas madaming pwedeng ibitaw sa longer team fights, sila talaga yung nananalo pagdating sa laban natin. And yung hero kasi dito ni Demon Kite is ito yung mga gusto mo na parang pag nagkakadikitan na yung mga kalaban kaya gamit na gamit. At Torres sa baba ay masisira dito ng Aurora. Lamang sila 1.3k gold at parang iiwas muna ang TLPH sa mga teamfight. Gold check lamang ng very minimal dito si Cardizzy versus kay Demon Kite. Pero lamang si Doming versus Benny Cutie. Yep, and yung threat ni Doming ay unti-unti na rin nating nararamdaman. Nagbi-build up na siya dito sa nagiging laban. To think na ito ay isang flicker Harith, so pwede talagang maging sobrang aggressive. Biglang ano, no? Oo, yung Harith dito flicker ni Doming. Flicker ka, tapos summon force para shoot dun sa nasa likod. Paano ba na yung shoot? Shoot mo talaga kung sino target mo. Yes. Ito naman, ang biggest target na ating dalawa teams is gonna be the turtle na sinisimulan ngayon ng Aurora. Parang na-zone at mga face grab na flicker penalty zone. Labay kay Sanjit, merong lilipad! Gusto talaga nila na ilaban ito kahit pa sa purple buff at natin din magsak to Eternal Guard. Mapapalayo na lang muna mga membro ng Team Liquid Philippines. Hindi na rin muna magko-contest dun sa objective. For the first time, in the early stages, hindi ganun katapang kung sino man ang may hawak ng suyo. At nararamdaman mo na rin yung true damage dito ni Demon Kite. Talagang dinikitan si JP nung mga moment na yun. Iibig niya Torres sa may gitna ay masisira na rin. So unti-unti inangat-ngat ng Aurora yung mapa dito na TLPH at unti-unti ding lumalaki ang kanilang kalamangan. Yep. Hinihintay lang din ng Aurora ito. Hindi nila sobrang in-overextend yung kanilang mga sarili. Hawak na nila yung kalamangan. This is a 2K gold lead. And ito yung sitwasyon ng isang alpha na kahit pa parang ang daming pwedeng maging magandang sagot sa kanya ay hindi nahahanapan pa ng way ng Team Liquid na gamitin yun ng tama. Sobrang gana ng alpha, no? Dun sa, kung meron kakatapat na magkakadikit talaga, kasi yung passive niya din talaga, ayun na yung sinasabi natin, nagngangat-ngat. So parang, nag-iba naman ngayon. Kung kanina, more on T-fight ang gusto ng Aurora, more on turtle, na, turtle turret. Nalito na lang talaga. Pati turtle din. Tapos turtle din. Oo. Kasi nakuha nila yung dalawang turtle. So anyway, tingnan natin kung magkakaroon ng setup play from a TLPH. Probably ganun yung inaantay nila. No, pero parang mahirap din. Kay JB pala na pumasok anyway.
every time. Oo. Because of the deadly grasp. Yes. Yung, dito ni Yue. Yung presence dito ni Yue, ayan, napakalaki nung nagiging impact. Kasi, actually, dalawa sila na magandang pwedeng maging response for yung mga setup sa gagawin ng Team Liquid. If not, yung consistently nagiging maganda na counter penalty zone dito ni Edward, yung knock-up nung Eternal Guard talaga yung medyo parang nag-aalis doon sa, ano eh, nagiging parang gustong panindigan na laban ng Team Liquid Philippines kasi naka-cancel out talaga sila, nai-interrupt sila, and nadi-displace din in a sense kasi ang daming pasugod lang na members ng Aurora lagi. Kapag na naging successful na sila once, pakbaka hindi sila maghihinayang, susugod na lang din sila at laban. Diretso na lang sila. So yung, parang yung nagiging dito is napipil kasi with the Guiding Wind, with the Circling Eagle. So makikita natin ngayon na kinukuha yung Lord. Sino nga ba talaga makakapag-secure? Meron mga players from the side of PLPH na magta-try, na makasilip. Pero masa-zone out sila successfully. And Aurora will secure the Lord. Unang Lord para sa ating laban. Yung minion wave sa may bottom lane na ma-flow dito ni Benny Cutie. Probably masisira din nung tatlong minion. Mm-hmm. Kailangan talagang kumuha muna ng bounty trades dito ng Team Liquid Philippines. Hindi sila binibigyan ng access ng Aurora MLBB at all doon sa mga ganung klase ng objectives. Alam din naman nila yung threat ng isang Suyu, kahit anong mangyari, kahit na hawak-hawak nila ng ganito yung kalamangan. So, props talaga sa Aurora sa kanilang ginagawa ngayon kasi napakarami nilang nako-cover na entry points para sa Team Liquid. If not, the penalty zone, again, yung Eternal Guard. So, etong Lord na to, panigurado, mamamaximize na naman ng Aurora. Oh, meron silang parang dalawang taga-front, yung Eternal Guard tsaka yung Lord, if ever. So, yung gitnang Tori yata ang gustong kuhanin dito ng Aurora at nakukumpulan ng mga players sa TLPH. Again, sa mga gantong game 5 moments, nasa play-ins ka pa, napakalaking na factor ng pressure. Yes. At para sa Aurora, sila yung nang pe-pressure sa kalaban nila. At dagdag pressure pa dyan ay yung level 1 Lord na kailangang depensahan ng TLPH. Kailangan nilang ilaban yung kanilang pangarap for the playoffs. Hindi pe pwedeng masyadong magdikit-dikit din. Gusto na umangat ng Aurora. Aurora MLBB. Kung ikaw ang nasa lineup nila and successfully naman madedefend dito yung level 1 Lord. Pero tamang ingat lang talaga ang Team Liquid sa ngayon. Kailangan nilang bumili ng oras para dito kina Benny Cutie, para rito kina Carl TZ kasi ngayon na tinitignan natin Starlium side, Feather of Heaven, tsaka Holy Crystal. Oo. Core ay puts pala yung isa. Ganon din. Oh, ganon din yung items dito ni ano ni Domain. Meron lang siyang libro kasi meron siyang hundreds na lead pagdating sa golden laban kay Benny Cutie. Mm-hmm. Kailangan nilang ingatan na maigi yung mga depensang ganito kasi ang Aurora MLBB din hindi yata yung tipong kupuna na pwede mong sabihan na hihintay mong magkamali. Kasi sobrang ingat ng kanilang mga pinipili katulad nung nakita natin kanina. Oh, tsaka sila din yung team na magaling magpunish ng pagkakamali ng ibang team. So aware sila dun sa capability or sa instance na okay, et, baka ito yung pagkakamali na magagawa natin, so wag natin ito gagawin. Pero, for TLPH naman, meron tayong mga sinasabi na high risk, high reward. Yep. What if kailangan nilang mag-take ng risk? Isang balagbag na kung anumang setup play na manggagaling sa ibang mapa. Mm-hmm. Tapos, gulati nila. Yep. Yung Aurora. Yes, specialty naman din ng Liquid Stampede yung mga ganong mabilisang transition at gulat na ginagawa. Siguro nakikita lang natin na hesitant din sila ngayon dahil halos or mahigit 5k nga naman yung kalamang hawak-hawak din ng Aurora. Pero maganda yung nabanggit mo kasi pakakiramdam ko ay equipped naman sila na gawin yun kapag kapakiramdam nila ay meron na silang sapat na nag-positive damage. Walang naka-purify sa side ng Aurora MLBB. So isang successful lang na magiging engage mula dito sa kanila ay pwede na talaga nilang capitalize pero hindi na muna pagpo-contest ang ipo-focus ngayon ng Team Liquid Philippines. Ito yata ay magiging isang Lord na mapapasa kamay ng Aurora. Pero na-reset siya ng hindi side. Na pero ni Lord ano nila, inantay nila yung Lord Evolved. Yeah. So sumakto din na 12 minutes. So Lord secured para dito sa Aurora. 5.4k goal lead. Wala lahat ng second tier turrets ng side ng TLPH. Inhibitor turret ang kanilang kakapitan. Well-farmed ang mga players dito ng Aurora. Again, TLPH, kailangan nilang ipang-depensa ang kanilang puso. Yes, andito si Benny Cutie.
na may hawak-hawak ng ano, 3-4 items na nabanggit natin kanina. And may pwede naman ding harapan ito ng nila Sanford at nila JP. Sa abutan ka nila makakaya. So titingnan natin kung ano ang magiging game plan dito ng TLPH kasi pagsasabay-sabay yun talaga ito panigurado ng Aurora MLBB. And may pwedeng sila din naman gulat kung gusto nila may flicker penalty zone pa for Edward. Oo, net maiding kasi yung ano dito, yung combo ni Yue Edward. Yep. Para magkadikit yung utak nila na pag pumasok si Edward, automatic merong landing para dito kay Yue. So Lord ay nasa may bottom lane at yung pressure nasa may mid lane from other players of Aurora. Masisira nila successfully yung inhibitor turret. Unti-unting kumakatok ang Aurora dito sa binedepensahan ng TLPH at may minion wave pa sila sa gitna. Kumakatok na sila sa base ng ating defending champions. Pero gusto depensahan ng Team Liquid. Etong base or inhibitor turret nila. Pumasok na nga doon si Edward. Pero si Sanji, medyo mahanap yata siya doon sa bandang lingkuran. Quick Sanji, ginamit na rin dito ni JP. At mukhang makukuha na kayong dalawang inhibitor turrets. Wala na rin yung Pride of Ice. Para rin kay Sanji, mapapatok pa siya ni Domeg. Minus one para sa Cavalry. Pero at magtutuon ng pansin ang Aurora doon sa isang mga inhibitor turret. Okay, naantay nila yung minion wave sa may middle lane, pero mayroong kalahating buhay. Ay, sakit na ni Domeg! Nararamdaman natin yung damage ni Domeg. Ang pagkakata wala na kasi JP dun sa may badag gilid. At mukha ito na yata, inaantay nila! Gusto na lang nabiyan sa ito ng Team Liquid Philippines, pero mapasok na ang mga miyembro ng Aurora! Kumakatok na sila sa base! At mukhang ang ilaw nga nila ang mas magmamayagpag na yung gabi! It's Aurora MLBB advancing in the playoffs! Aurora MLBB! Congratulations, Aurora Gaming! Defeating the defending champions of MPL Philippines. At yung kanilang pagkapanalo dun sa huling laban ay kitang-kita.